Tara! Let's talk. Tara! Let's talk. I'll drop you down toast and everything. Oh, thanks, thank Emil. You. Thank oh, you. Nice one. Thank you. We are here sa Dunmore East's yes. Haven Hotel, di ba? Breakfast tayo. Mm. Anyway, guys, ano lang, chika-chika, di ba? Sabi nga nila, masarap pag brunch to, mm-hmm. by the way. Maganda yung ambience, kaka-decorate lang nila na. Ito may mga lights and everything, ganun. Nice yeah, one. Normally, it'll be tayo lang dalawa. Yes. Ating breakfast date pagka ang mga kids ay nasa school. Yeah. So, ngayon... Ngayon, meron tayong kasama. Your poached avocado comes on soda bread. Soda bread. Oh yeah, that's fun. Thank you. Thank you. So today, first day niya sa Ireland. Yes. No, first second, day, first breakfast. Second, yeah. Second day. Well, let's say second day. Kasi kaka-arrive lang. Mm-hmm. Yesterday, so second day. Second Technically, day. Second day. Unang gising. Sa Ireland. Unang gising sa Ireland. Giniginaw ka na ba, sister? Yun, ang kapatid. Okay, guess natin. Mrs. Kay. Siyempre, isabak na natin kaagad dito sa ating podcast ang aking bunsong kapatid. Ngayon, kasi iba, di ba? Dahil dati, nagbakasyon ka na rito for a month? Yes. A month yung bakasyon. Pero ngayon, ito, for good for na. For good, hopefully. Mashallah. Inshallah. Okay, yes. Anong pakiramdam? Kwento ka nga. Masaya kasi meron akong relatives sa abroad. Oo, na mga kasama. Yes, yung parang makakasama ko na sa mga occasion. Alam mo yan, pag nasa abroad ka kasi makakasama, madami kang mamimiss na. Madami kang kaibigan. Mamimiss na occasion sa Pilipinas. Mm-mm. So, ngayon, makaka-celebrate ko kayo ng first Christmas ko dito sa abroad. First Christmas mo, pero hindi kami nagsa-celebrate ng Christmas. No, just kidding. We socialize during Christmas naman. So, yun, importante. New Year. Yes, New Year. Yeah. We have our little family tradition. So, makikita mo. Pero all together kasi yun, parang ano siya, pag nag-abroad ka kasi na as in nag-work abroad ang nangyayari halos solo ka lang lagi yan eh mm-hmm. then eventually magkaroon ka ng sarili mong family mm-hmm. Pero ang nangyayari sa iyo maganda rin kasi na you know yung mga pamangkin mo na may makita din na parang you know mm-hmm. nakatira dito sa Ireland mismo kamag-anak kadugo yes. Diba? And then yung in my part kasi nung syempre antagal ko na dito sa Ireland 16 years na and then parang alam mo yun, madami akong nami-meet na mga Filipinos and then ang dami nilang mga kamag-anak nagugulat ako nandito yung ate ko nandito yung kuya ko or may auntie ako doon parang sabi ko bakit ganoon may mga kamag-anak sila kasama nila. Tapos ako, may mga kapatid ako na hindi ko makuha ba or hindi ko mapapunta rito. So, nung nagtanong-tanong ako and then good opportunity na i-promote natin, yun pala. I-promote natin sila Ate Arlight and Michael, their brothers and sisters na humahawak ng proper health. Sila ang tumulong sa akin para matulungan makapunta rito si Joanne. Yes. Thank you, ate. Thank you. And proper Michael, hello. Proper healthcare. Staffing? Staffing, yes. Yun. So, thank you talaga sa kanila na natulungan nila tayo. At marami pang mga Pilipino na matutulungan sila. Yun. So, yung feeling ko talaga is, masayang-masaya ako na nandito na yung sister ko and then yung mga anak ko kasi syempre, yung mas iba yung mga lumalaki sila na may auntie sila, may relative sila. Iba kasi nakita ko din yung excitement nila, mama, when is tita coming, when is she coming on Thursday?
oh no, yun, ano mo yun, tanong sila ng tanong. And then excited talaga sila. And then in your part din sa iyo, I'm sure. Yeah, di, siyempre, masaya din naman na may yung kapatid mo nandito. Iba din kasi pag ba may ano kay may kadugo ka nandiyan. Iyon, oo. Iyon. Pero yung more on ano kasi niyan eh. Ito, nagsasalita tayo, pero pagsalitain naman natin si Joanne. Yeah, diba? Yeah. More on ano tayo. Tayo na naman. Huwag ka nang mahiya. Medyo mahiyain. So, very mahiyain tong kapatid ko. Hindi kagaya nung ate. Pero siguro, we have to ask question para siya naman makasagot. Mm-mm. So, ilang taon ka na nga sa, ano, sa Abu Dhabi? 2016 ako nagpunta doon. So, 7 years. Wow, 7 years ako doon. Oh, batiin mo naman yung ating mga kaibigan sa Abu Dhabi. Yeah, Abu Dhabi. Oo, I'm sure hello, miss ka nila. Hello sa mga friends ko sa Abu Dhabi. Nandito na ako ngayon sa Arlan. Sumunod kayo dito, malamig. Yeah. Oh, banggitin mo yung pangalan. Baka naghihintay sila. Kay Ma'am Eleni, tsaka kay Ate Vicky. Mm-hmm. Tsaka sa mga friends ko din. And then, kay Javed. Yeah, Javed. Hello, Javed. Yes, how are you? So yung adjustment siguro, ano yung mga expectation mo? Dito? Mo ba? Oo, na paglipat mo rito. Ano yung expectation mo? Since nasa Europe ako, siguro yung ano nila, yung working time. Okay. Kasi sa UAE. So, paano pa yung ano doon? Sa i-walk through mo kami. Oo, yung sa oras, yung trabaho. Oras, gaano katagal ba yung oras ng working hours doon at saka yung paano bang style. Sige. Based on my experience lang, pwede ko i-ano yung sa iba kasi nag-work ako sa home care. Mm. Pag home care kasi masyado silang demanding pagdating sa time. So, yung work ko doon, six days a week. Oh, okay. Then minsan, 5 days a week, depende kapag 31 days, kanya. Okay. Mm-hmm. So, and then how many hours per day? 12 hours din. Talagang long day. Tawag dito dyan, long day. Mm-hmm. 12 hours. Pero oh sakto yung 12 hours. Anong start ng shift? Actually, mo? Hindi umaano nga siya. More than 12 hours kasi may travel time. Oh kami. Yes, of course. So, sabihin natin, pagod talaga. Sabihin natin 14 hours 14. Sa biyahe. Sa umaga, ano oras ka gumigising umaga? Sa umaga, ang pick up ko is 7. May meron kaming service kasi sa ano sa company namin. So, ang pick gumigising ako 6, then gagayak ako, then 7 dadating na yung pick up ko. And then 30 minutes after yung travel yung biyahe. Malayo-layo din. Kasi hindi lang naman ako mag-isa yung marami pa iko-collect. O kaya ganun. Kaya tumatagal. Pero yung pasyente is within that city lang. So, pero may mga kasabay kasi ako. Tatlo kami sa service. So, iko-collect pa yun sa iba't ibang bahay. Kaya may time talaga. Ano talaga. And then pagdating mo doon sa work area mo, ang mangyayari doon, mga ilan kayo doon sa, kumbaga sa ano mo, sa ward or ano bang tawag? Yung sa trabaho nyo. Yung setting kasi doon is sa bahay. Yung pasyente is nasa bahay and then nandun na lahat ng kailangan niya. Machine, ventilator, feeding machine. As in bahay ng tao yung pupuntahan mo. Hindi pala siya ano. Kaya home care ang tawag. Home care ang tawag. At least na-educate tayo ngayon. Hindi pala nursing home, kundi home care. Okay. Then, naka-set up na yung room na parang hospital siya. Tapos yung, siyempre, so, yung naka-duty. Nurse, ilang nurse doon? Ikaw lang? Ako lang mag-isa yung tapos, merong physio? Oo, may nurse kami, may physio, may doctor din kami, may RT. Pero nagra-rounds lang yan sila. I see. Kumbaga, kunwari, 30 minutes yung physio doon. Ganun. Tapos yung doctor, pag kailangan lang. Oo, pag may something wrong. Something. So ang naiiwan doon, laging ikaw lang. Nurse lang talaga. Ikaw lang. Na 12 hours nandun ka. Yes. So yung parang night shift, mag-endorse lang kayo. Yun na. Tapos na. Nag-duty ka rin ng night, no? Oo. Night. Pero pag nandun ka, meron bang ibang kasamahan doon sa bahay na yun? As in, meron bang doon nakatira yung family. Oh, ano doon family nila? Nandun ang family.
Oh. Then, bibisit lang sila, titingnan nila, house to patient. Bale, isang room sa loob ng bahay ng family na yun. Parang hospital ang dating. O, naka-separate. Naka-separate so, sila. So, instead na nasa hospital sila, nandun na... Magandang setup din. Kung kasi kung doon mo makikita kung gaano kayaman yung country nila na kayang i-provide yun sa kanilang mga national. Wow. No, ganun. Doon mo makikita. Wow. Matindi, no? Kasi dito, dinadala sa nursing home. Pero may choice sila na pumunta sa rehabilitation. Oh, may rehab din. Pero ayaw kasi ng iba, gusto nila sa bahay. But still, di ba? That is still luxury. Kung iisipin mo. Wow. Maganda yun. Tapos kasi kasamahan nila sa, I mean, yung kamag-anak, kapamilya, nandiyan lang. Mga, kasama pa rin. Pero itong mga ito ba, matatanda ba sila? Depende. Ano yung mga naalagaan mo? Sa buong experience, so, magbigay ka ng mga mostly example. Kasi ng mga naging pasyente nila is matatanda, then mga baby. Then yung pasyente ko is 13 years old siya. Ngayong umalis ako, ano na siya, 19. Grabe. Ang tagal mo naalagaan ah? Or iba-iba din? Dati kasi, reliever lang ako sa kanya. So, hindi ako... Nakikita mo na rin. Mag-duty ako sa kanya isang araw, dalawang araw. Okay. And then, nung umalis na yung mga nurse niya, na old na nurse, naging permanent ako sa kanya. So, ibig sabihin pala niyan, hindi naman pala buong stay mo, kunyari, contract mo, 2 years or 1 year, hindi pala isang tao lang ang ano mo. Iba-iba pala, pwedeng next week iba naman. Oo. Pero kasi pag na-permanent, pag kunyari, alam mo na yung pasyente, nagre-relate ka lang. Doon ka na ilalagay. Kasi maganda din yung continuation of care na pinatawag. Yes, of course. Mm-hmm. Oh, okay. Kasi di ba, maganda to eh, para sa healthcare, ano din, parang para kaalaman, knowledge. Malaman din ng mga bagong nurses sa Pilipinas na ganun yung setup sa sa Middle East. Kasi but ngayon... Middle East kaya talaga lahat or UAE lang? Meron din sa Qatar, nakausap ko. Meron din sa, meron na rin sa Saudi. Ayos, ano? Maganda rin kung ano nila dito yan eh, yung mga matatanda. Kasi sa totoo lang, yung hospital natin dito sa Ireland, nakatambak. Nakaandaming tao na, kumbaga nagkukulang lagi ng beds. Kulang lagi ng beds dahil walang doon, walang mapaglagyan. Ayun. Maganda kung meron nga din na pero yun nga lang tatayo kasi, tayo ng business. Na ganun? Yun lang kasi dito, siyempre, yung funding. Okay, sabi mo na mayamang country to, pero hindi kaya i-sustain yung ganung pamamalakad. Hindi. Kasi mayaman nga na hindi naman ganung kayaman kung titingnan mo. Kasi dito, generally, ang yaman nung bansa na to, para bang nakaspread lang din siya. Tapos yung tao nag-work lang, tapos yung tax na pupunta sa government, umiikot lang. Hindi kagaya doon sa kanila. Merong oil na pinagkukuhanan, na it doesn't matter kung ilang milyon lang gastos nila. Yes. Kasi may papasok pa din. Dito, parang if you think about it din, konti yung population nila. Konti. Ayun. Unlike dito, madami. Aging population din kasi tayo. Di ilan ba yung population ng UAE? Actually, mas madami pa nga ang Indian dun. Yung hindi mga ako sure. Hindi ang mga worker. Okay. Mas madami pa. Yung locals. Konti lang pero ang locals. Pero roughly mga ilan? Hindi natin kasi na-research. Hindi natin na-research. Ano? Pero konti eh. Konti kung iisipin mo, mas marami silang workers. Doon mo makikita yung yaman nila. Pero, yun ang ano doon. Ibig sabihin noon lang, pagka foreigner ka, hindi ka pala pwedeng... Siyempre, hindi ka pwedeng suportahan nila. May ganun yun ba sila? Hindi. Yung ano pala doon, kunwari may mga kasamahan ka ba na nagkasakit tapos pinauwi. Hindi nila kinover. So far naman, ang healthcare kasi doon maganda eh. Okay. Kahit sa mga employee. Walang problema. Walang problema kasi meron akong kasamahan doon. Parang 3 months pa lang siya and then na-operan siya. Sinagot ng ano. Wala siyang binayaran na ano. That's nice. Ang ganda. Yung maganda. Fair din sila. Maganda ang healthcare kasi, nila. Oh. Pero siguro wala kasi nagre-retire doon. May nagre-retire kaya na Pilipino? Wala.
paano sila magre-rate? Kailangan uuwi ka talaga. Uuwi sila. Yun ang ano tanong. Din eh. Nagtanong lang naman ako. Para at least maliwanag na. Uuwi. Karamihan ganun talaga. Unless makapag-asawa ka siguro ng lokal. Yes. Pwede o. Pero yung ganung system na yun na sila-sila lang na pwede nilang i-provide yung own care sa bahay pero sa ibang ano hindi po pwede. Yes. Yeah. Lovely. You just mind your hands, these plates are extremely hot. Yes. Thank you. Oh, nice. The mushrooms are teeny tiny. Okay. Yan guys, ito kami, merong yes. Breakfast, vegetarian breakfast. Perfect. Thank you. Right. Avocado. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. yeah, please, if you don't mind. Parang ano yata dito, unlimited ng coffee dito. Baka naman lang tulugan. Bawat refill. So first Irish breakfast ni Joanne. She just arrived yesterday from Abu Dhabi. Ah, oh, welcome. Yeah. Thank you. But we are local. He's here 18 years. Are you? We're showing her around. Thank you. Thank you. Thanks very much. So, yan. So this is at vegetarian breakfast with egg. Yeah, and poached egg and mashed potato, avocado. Smash, they call it smash. So ganun ano? Anyway, yung locals doon, pwede nilang suportahan pero pare sila magkaroon ng sarili nilang hindi kain tayo. Hindi ka na mapagsalita. Mainit. Nice. Tapos yung kanilang kahit foreigner ka, kung magkasakit ka, kung pwede namang doon ka admit ka na walang bayad, ganun. Pero not siguro to the extent na bigyan ka ng bahay at saka nursing. No. Okay. Siyempre, pang-local lang pala yun. Pang-local lang. Local talaga. Local ang tawag nila. Local. Ganun. So, yun din yung ano no, yung kaibahan. Okay, malaki ang sweldo sa meat sa Indoon dahil tinatrabaho mo. So dito medyo maninibago ka siguro kasi ang pasok mo is 39 hours which will be like 3 long days and a half. So marami kang time para mag-alaga ng mga pamangkin mo. Yun. Yun talaga yun. Yun. Kaya siya gusto ng ate niya rito. Joke lang po. Pero yun nga, parang magkakaroon ka ng sarili mong time. No. Kasi pag sa Middle East, talagang work yan eh. Same as America actually. Work din kasi mataas yung cost of living din doon. High maintenance. So you have to work like 2 to 3 jobs. Ang mangyari kasi, wala ka ng oras sa sarili mo or sa family mo. Parang what's the point of living if you're not living? Diba? At saka yung benefits na dito pwede kang tumanda, pwede kang maging citizen, and then maganda yung passport dito, makatravel ka sa maraming bansa. Natawa ko doon bigla. Dito pwede kang tumanda. Doon hindi ka na aabot sa matanda. Tigok ka na. Hindi, joke. No, what I mean is, pwede kang mag-retire dito. And then maganda yung government benefits na makukuha mo. Yung health system, free din. Although, syempre, dahil nga government yung tawag dito, yung health system, medyo pipila ka. Pipila ka. But still, libre pa din. And then, kung gusto mong you go private, pwede naman. Mm-mm, kung may pambayan. Pero, kalimitan, pagka naman simpleng bagay lang, hindi mo na
Yung freedom, tsaka yung freedom mo din kasi dito. Ang babayaran mo. Makalabas ka. And Ireland is ano din, very quiet. Mababa naman ang crime rate dito compare sa iba. Oo. Kumbaga dito, if you're going to work harder, siyempre mas magbe-benefit ka din doon. Pero when it comes to pag sinabi mo you work harder, magbabank ka ng yung sa work, the more na kasi nag-work ka, the more naman mataas ang tax mo. Parang wala ka rin pahinga. Tsaka mararamdaman mo na dito, may bosses ka, pwede kang bumoto. And then yung mga tao dito is ano, kasi iba ang tingin ng mga yung sa Middle East, kasi nagtrabaho din naman ako sa Middle East, kaya nasasabi ko to. Iba yung tingin nila sa mga ano, foreign. Dito mararamdaman mo na parang dito, second class. Second class citizen ka. No? Although dito, syempre, meron pa rin naman. But very rare na mararamdaman mo na, racist ito. Yung gano'n. Papakinggan ka nila eh. And then, yung lagi nga namin sinasabi, Joanne, sa mga bagong Pilipino dito, na you have to talk. You have to talk to them. Mas gusto nila yon, yung nagsasabi, kesa yung tatahimik sa isang side. Yung lagi ka lang magtatanong kung ano, may tutulong ka ba. Always ask, can I help you? Can I do something more? And what can I improve? Yung mga ganyan, gusto nila yon. Friendly sila. And then, ang laging ano dyan is yung pag nag-holiday sila, tatanong, how's your holiday? Ganyan, gustong-gusto nila yan na tatanungin mo sila yung holiday. And then, yung holiday nila, kung kumusta, and then pupurihin mo sila, you've got a nice time. You're darker than me. Yung mga banat na gano'n, gustong-gusto nila yon. Pag minubola ko yan sila, mas maitim na kayo, or you're darker than me, ha? Ay, gustong-gusto nila yan. And then yung matatanda dito, kasi nga, maraming matatanda dito na malungkot yung life nila. And then gusto talaga nila ng kausap. Mararamdaman mo yun na gustong-gusto nilang makipag-usap. Especially na mag-work ka sa nursing home, mararamdaman mo yan. Next, tanong natin si Joanne kasi more on, alamin natin kung ano ba yung buhay-buhay doon. Siguro ganun. Na, ano mga siguro yung mga natutunan mo sa Middle East? Lahat, in general. Pakikisama, alam mo yun, sa work-wise, pakikisama din sa mga tao. Pakinggan natin si... And everything. Sa work ko, I think pinaka-importante yung communication. Okay? Dapat sabihin mo kung ano yung gusto mong sabihin sa kanila in a nice way. Para maiwasan yung miscommunication kasi misunderstanding. Miscommunication, misunderstanding minsan kasi madalas parang yan yung nagko-cause ng ano, hindi ko katanggap. Basta marunong makisama kasi. Basta marunong kang makisama, makaka-adjust ka naman ng maayos. Lalo na mga Pilipino lang din naman yung makakasama ko doon. Pero sa tingin mo ba yung samahan doon, since kasi kahit papapaano, parang feeling ko kasi pagka sa Middle East ka, medyo yung galaw mo restricted in a way na pag foreign ka, parang foreign ka talaga. Dito, para kang you can do whatever you want. Doon, pag foreigner ka, talagang may something na hindi ka pwedeng, gawin na may ganun bang ganun? May ganun bang feeling? Or may ganun ba talagang restrictions pagpa-foreign ka? Bago ako, siguro. Takot ako na mag-break ng rules. Any rules, like tatawid ka ng kalsada. Yung mga simple ganun? Okay. Mga ganyan ako. Mga ganun. Tapos bawal akong, takot akong mag-pictures sa public kasi yung mga babae nila. Tapos magdamit ng something, kita yung skin. Pero nung tumagal naman na ako, lalo sa Dubai okay kasi na, open okay city. Na. Tapos meron pala akong isang na-experience doon, yung kasama ko. Nasa mall kami. May yung suot niya na damit, pinalabos.
Okay. Pinalabas. Pero ngayon, bago ako umalis, mga nakikita ko yung mga Pinoy, mga naka-short naman na sila, naglalakad. Naging ganun na, no? Open na talaga sila. Pero kung tutusin, siyempre, bawat country kasi, meron yung mga rules na ganyan. We have to respect din. Diba? Dito naman, sabi natin, okay, free tayo gumawa ng ganito, ng ganyan. Pero meron din mga dapat tayo hindi gawin. Lalo na, kahit pa paano ibang lahi pa rin tayo eh. Now, ang ano dyan, dapat irespeto rin pa rin natin talaga. Sila, kanila to, bansa nila to eh. Nakiano lang tayo eh. Nakituloy lang tayo. Kailangan natin isipin yun. Na, sige, pagbigyan natin sila. Hindi naman, total, sila nandito talaga eh. Diba? Yun lang. Pero when it comes to work, mabigat bang work na gano'n? Yung personal care? Oo. Actually, ano lang siya eh, routine. Kasi okay. Pag matagal ka na dun sa pasyente, alam mo na lahat. Mm-hmm. Yung parang may mararamdaman mo na may something wrong sa pasyente ko. Kasi everyday mo siya nakikita. Oo. So, yun. Yung sa pasyente ko, ramdam ko na pag may something wrong sa kanya, so nasosolve agad yung problema. Kaya madali lang sa akin kasi mostly routine, turning, feeding, giving medication, bathing. May naka, ano yun, may mga naka-ventilate pa, ganyan? Oo, yung pasyente ko, naka-ventilator siya. Okay? Ganun, pero ano naman kasi siya, parang stable. Okay. Then yung pag mag-trach change siya, every 3 months, punta kami din sa hospital, sa ambulance, dadalhin ko siya. May service naman, ano, lahat organized. Oo. I-arrange ko yun bago yun. I-arrange ko lahat. Mas ganun. Pero meron ka na bang pasyente na nag-expire? Meron akong isang pasyente na na-raise. Na ako ang nakadiri. Oh. Pero yun kasi, pasyente ko na yun, matanda na siya, parang 99 years old na siya. Oh, okay. Tapos, nagda-dialysis siya 4 times a week. Okay. And then, nung na-expired siya, is nagda-dialysis siya. Habang? Habang nagda-dialysis. So, ayun. Okay. Nag-cardiac arrest siya. Now, sinong tao doon? Doon? Sa center? Or meron sa bahay mo? Sa bahay. Ah? May pumupunta rin dialysis nurse sa bahay. Yung mga gamit, dala-dala. Then mag-stay siya doon ng 4 hours. Pinoy ba yan din? Pinoy din yung nurse na yun. Halos lahat doon. So, anong paano ginawa nyo? Tumawag pa rin kayo ng ano service? Oo, nag-CPR kami and then tumawag ng ambulance. Then nag-CPR yung ambulance. Then din nila sa hospital. And then sa hospital kasi sila i-announce na patay. Oh, pero okay. Hindi yun ano, hindi yun patay sa inyo or namatay na doon pa lang. Doon pa lang. Alam na. Hindi naman nagkaroon ng issue. Hindi naman. Tinanggap naman ng family. Oo, tanggap naman na nila kasi matanda na rin. So, ayun. Kinabahan, natakot ka? Hindi ako na kasi na baka ako ang sisihin ng ganun. Hindi ako natakot na ako yung sisihin kasi alam ko naman yung ginawa ko. Tsaka, hindi siya under sa akin nung namatay. Ayun. Kasi, nagda-dialysis siya. So, yung dialysis nurse ang ano doon, ano? Pero, kasi, kung 99 na gano'n. Hindi, meron kasi yung mga tao pa hindi realistic. Pero usually naman, pagka sa, I think ha, pag sa mga Muslim countries na gano'n, mas natatanggap nila yan. Mas madali silang tumanggap na you know sa makabilang buhay na. At saka pag 99, you've done your best, di ba? Ganun talaga. You've done your best na I mean in the end kasi lahat naman tayo ganun din patutunguhan, di ba? So ngayon, anong expectation mo sa magiging trabaho mo? Ngayon, nare-ready ko na yung sarili ko kasi parang hindi ako sure kung 6 or 8 patients per day to 1. Parang ganyan yung ratio, 1:8 patient. Itaga mo na siguro, let's say, dalawa kayong carrier, may isang nurse, baka ang pasyente na 25. Dami.
So you, let's say 25, kalahati ng double. May single na tinatawag. Yung ganun. So pag double, dalawa kayo. Pwede mo nang i-wash yun. Is everything okay? Yes, yes, yes. Yeah. Thank you. Thank you. Ganun yun, i-wash nyo. Basta magtanong ka lang. And then, yung mga single, pag sinabing single, ikaw na mag-wash, ikaw mag-get up, tutulungan mo sila, biglan mo sila ng basin, tulungan mo sila, ganun. Yun, yun. Kasi nag-work din ako sa nursing home. Nung sa nasa UK ako. So, ang style namin sa UK, dalawa kami, 18 patients. Mm-hmm. So, ang gagawin namin dalawa, lahat ng single, gawin na namin. And then, we'll meet in the double. Okay. Ayun, sa umaga. Parang teamwork talaga. Teamwork. Dalawa, lahat ng double gawin namin together. And then, may mga hoist. Yung hoist mo, ilalagay mo sa wheelchair and then dadalhin nyo sa dining. Doon sila mag-breakfast. Pag gumagamit ng hoist, dalawa. Oo, laging dalawa yan. So, dadalhin nyo sa dining and then merong iba mag-breakfast sila sa room nila. Hindi sila lumalabas. May mga ganun naman. Meron nag-i-stay din. Meron din silang umuupo, nakaupo. Medyo mangyari siguro. Mas mabigat ang work dito kaysa doon sa dati niya. Pero hours, when it comes to hours, maigsi. Sabi mo, 3.5, you know, 3.5 days sa isang linggo. Yun na lang isipin mo. Actually, niready ko naman na yung sarili ko sa work. Kasi doon parang wala na rin akong ano eh, parang wala nang day mo, wala nang progress din sa karir. Tuloy-tuloy, ganun na lang. Ganun na lang din parang And then, ito dahil sa mga nurses na nag-aspire na mag-abroad or pumunta dito sa Europe, ang din, kaibahan din, tayo nga'y nag-wash na yung mga lalaki dito, tayo nag-shave. Dito lang din ako natutong mag-shave ng ano, ng pasyente or ng client, resident. Yun ang tawag. Pag nursing home resident, yun ang tawag. Hindi patient. So, yun. Yung mga personal care tayo talaga. Wala dito mga special nurse or special carer kagaya dyan na sila yung gagawa ng personal care ng pasyente. And ano sa nurse, yung nursing job lang gagawin natin. Yun, ganun. Ayun, ano, talagang, basta, ang difference kasi, bawat country talaga, may mga differences when it comes to approaching health care, approaching dealing with patients, residents, yung mga ganyan, at saka kung paano tumakbo, depending sa funding ng government na yan, or kingdom, or whatever you call it, ganun talaga. When it comes to mga nurses din, karamihan, makikita mo kasi, tayo mga Filipino nurses na yan, tayo, in general, mga ano tayo, madali tayo maka-adjust. Siguro, gaya ng sabi mo, doon, yung pakikisama, nandiyan sa atin eh. But most of the time kasi tayo, ano talaga eh, parang tilingi tayo sa ating mga lahi, mga ganyan. Hindi ko lang alam kung sa ibang lahi, ganun din ba sila. Na, pero mostly kasi tayo, Filipinos. Talagang we help each other. At saka ano? Yung ano talaga, malapit tayo. Bukod doon, medyo may pag-ano kasi tayo, parang happy ang style natin. We want happy crowd, we want like, sabihin natin loud din tayo eh. Yeah, may, yeah, exactly. Ano, alam mo yun? Parang minsan parang people pleaser tayo. Yun. Yun talaga tayo. Yun talaga tayo. Oo, yun talaga. Yeah. Na parating pinilihin natin ang ibang tao kaysa sa atin. Ganun parang eh. Mas priority na natin na sumaya sila. Oo, ganun. Ano, hugot ba tayo? That's true. That's Filipinos. Kahit na against your rules na ano, personal, basta okay, walang masabi yung ibang tao sa iyo. You don't ka. Yun, usually but then ganun. Again, dito sa Europe, hindi ganun. Yeah. You can always say no if it's against your values. Yun. Oh, yun. And then, again, welcome to Ireland and me and your kuya doon naman talaga is
is happy naman. Yeah. So, marami pa tayong mga breakfast mornings, di ba? No, I'm really kasi, yun, iba-iba. Iba. So, okay, 2024 anyway. Will be really, you know, more blessings. Okay, salamat sa pakikinood. Thank you very much. Sa amin. And hopefully may mga nalaman kayo mga ideas and everything. Yes, hanggang sa muli guys. At thank you. Yes, tara. Let's talk. Yes. Tara! Let's talk. Tara! Let's talk.